Eagle Eye Computerized Security System. Ito po ay remote operated, personal phone operated, at pwede rin po yung ating internet para sa activation and deactivation ng system. Dati po wala itong internet, meron na ngayon. Meron itong channel 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 6 channel. By group po yan, ano? Example, itong channel number 1, smoke detector, group number 1 po yan. For sa 4 na mga smoke detector, ganun din yung 2. Depende po sa inyo kung ano gusto natin ilagay na mga smoke or motion sensor. Ayan, wireless, pwede rin wired. Ito yung smoke detector, ang motion sensor, ito yung smoke detector, meron din doon para sa earthquake. Yung earthquake, continuous naman yan, 24/7 yan, na-activate, lagi yan, naka-ready lang yan para mag-alarm yung ating cellphone at yung ating monitoring system at mag-alarm yung bahay para tayo magising, kung tayo natutulog, huwag tayo mabaksakan ng mga mabibigat na bagay. Ayan, pwede po nating activate by remote. Ayan, mag-bibling po siya. Ayan. Yung mga motion sensor natin, yan po ay per channel, kung ano lang yung gusto nating buksan sa bawat group, yan lang po yung mag-activate. Ang smoke detector, continuous po yan, kahit hindi nyo yan i-activate sa cellphone, continuous yung naka-ready yan, kasi pag naka-off hindi pwede, dahil baka biglang magkasunog ay naka-off ay hindi siya mag-alarma, kaya lagi siyang naka-continuous on. Ayan. Ito po yung smoke motion sensor. Ayan, nakatalikot lang kanina. Pag po yan nag-activate, ayan, magbibigay po yan ng signal sa ating pong personal phone. Mag-alarm. Ayan, mag-alarm po. Pag po na natin yung alarm, maingay. Ayan. Tapos yan, mag-re-ring po yung ating personal phone. Ayan. Ibig sabihin, nag-activate yung motion sensor. Ayan. Ayan, pag na-activate, automatic na yan na magbibigay ng, mag-i-stop na siya. Ayan, pwede rin continuous, pwedeng tuloy-tuloy. Ayan, ayan po siya. Ayan, ayan po siya. Ayan, just in case na nag-ano ulit, nag-activate ulit yung ating motion sensor. Ayan, ayan, activate ulit po siya. Pero nag-activate na yung number 4, pwede nyo i-reset. Tapos mag-re-ring ulit yung personal phone po natin. Ayan. Ayan. Sabihin, nagkaroon ng activation yung sensor. Pwede natin tignan sa ating mga CCTV camera. Ayan. Ayan po yung ating home security system. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Just in case naman po nagkaroon ng paglindol. Ayan. I-on natin, ano. Ayan. Ayan. Continuous naman lagi naka-on yan eh. Example, sa paglindol, nagkaroon ng pag-uga ng lupa. Ganun din po siya. Mag-aalarm rin din po siya. Nakataob lang yung alarm na malakas kasi masyadong maingay pag naka-on, ano, pag nakaharap sa atin. Ayan, ayan po siya. Just in case po na magkaroon ng vibration, ito ano. Para sa earthquake, ano, off lang muna natin kasi mag-iingay na naman yan. Yan po, no? At marami po kung pwedeng gawin itong system po na to. Pwede sa fire, pwede sa mga smoke detector, sa mga baha, lindol. Ito, marami po pwedeng gawin itong device na to. At may mga nakakapitan na tayo ng mga bahay nito, no? At gumagana pa hanggang ngayon. At yun lang po, nasa lahat po na gustong magpa-install itong ating security alarm system. Yung number ko po, 0917-986-7177. Magandang araw po sa inyo lahat.